Hello mga Fafauza! Akong boy King Papa Bench is back. Ayan, pero bago po lahat mga Papa, no, shout out po sa lahat ng subscribers natin at sa lahat ng mga viewers. Ayan, sa mga masusugid nating viewers, shout out po sa inyo. Ayan, ang content po natin ngayon ay tip kung paano makatipid ng fuel sa manual engine transmission. Yan. Alam nyo kasi mga Papa, kaya gagawa ako ng video ngayon. Kasi may reaction video ako dahil meron na tayong, may mga ilan-ilan tayong mga kasama na mga drivers na nagtuturo kung paano daw makatipid ng diesel. Kaso ang itinuturo naman nila ay ang freewheeling. Although hindi po talaga siya advisable. Matipid kung sa matipid, pero hindi po sa advisable. Kasi ang sabi nila, ang freewheeling daw ay nakakatipid ng diesel at safe. Hindi po advisable yun. Unang-una, hindi po siya safe. Hindi po safe ang pag-freewheeling. Totoo po yun. Lalong-lalo na pagka-palusong, tapos naka-freewheeling ka, naku po, ipapaano na lang kung ang truck mo eh semi air brake lang tapos fluid lang yung nagpapagana sa preno, paano kung lumusot tapos naka freewheeling ka, yun bang cambio mai-engage mo pa? Hindi na, mahirapan ka nang i-engage ulit yung cambio mo dahil naka freewheeling ka eh. Bubulusok na lang kung saan ka pupulutin. Kaya hanggat maaari mga Papa, ano, huwag tayong magtuturo at huwag nating gawin ang freewheeling, lalong-lalo na po sa palusong. Ayan, pasensya na mga Papa, sasagasaan ko muna kayo yung mga nagtuturo ng freewheeling. Sasagasaan ko muna kayo. Nandun na po tayo, nagtitipid kayo sa diesel. Pero isipin din po sana ninyo yung safety. Yung safety po ninyo. Lagi nyong iisipin yung safety. Dahil delikado po talaga ang freewheeling. Ayan. Meron po kasi tayong kasama na nagtuturo na habang nananakbo siya, bigla niyang na-neutral yung cambio, tapos nag-freewheeling siya, nakatipid daw at safe. Yun yung sabi niya. Sorry Papa ha, disagree ako dyan. Disagree ako dyan sa video mo na yan. Meron namang iba na nagtuturo, na palusong, naka-freewheeling din siya. Disagree din po ako dyan. Sorry talaga. At sasagasaan ko muna kayo ngayon. Ngayon, ituturo ko po sa inyo ang manual engine transmission. Ayan. Ang manual transmission ay ituturo ko kung paano makatipid ng fuel. Kung paano makatipid ng diesel. Ayan. Kasi mga Papa, habang nagdadrive ka at damor na umaapa ka ng accelerator mo, mas malakas talaga siyang kumain ng fuel. Mas malakas siyang kumain ng fuel pa hanggat binabaon mo yung paa mo doon sa accelerator. Lalo pag ang paa mo'y mabigat tapos nakadiin ng gusto, napakalakas po niyan magsunog. Napakalakas niyang magsunog ng fuel. Ngayon, kung gusto mong makatipid, huwag mong inyo-neutral yung cambio mo. Kung gusto mong makatipid, iangat mo lang yung paa mo sa accelerator. Iangat mo lang yung paa mo sa accelerator at habang tumatakbo ka. Ang mangyayari po kasi niyan, habang nakaangat yung paa mo sa accelerator, yung manifold niya ay nakasarap po yan. Nakasarap po yan at hindi na po siya nagsusunog. Yung cylinder mo, hindi siya nagsusunog ng fuel. So, ano po siya? Ang kakainin lang niyan ay yung fume. Yung fume lang ng fuel ang kakainin niyan. Kakain man siya ng fuel, 1 to 2% lang ang kakainin niyan. Yun lang po ang kakainin niyo. 1 to 2% lang ang kakainin niyan habang nakaangat yung paa mo doon sa accelerator. Ikumpara mo po doon sa nag-neutral ka, sa nag-freewheeling ka. Habang nag-freewheeling ka, ang makina mo ay nakaminor lang yan. Umaandar siya ng 5 to 10 RPM. So habang umaandar siya ng 5 to 10 RPM, ang kinukonsume po niyan na fuel ay nasa 5% pataas po ang kinakain niyan. So mas mataas pa yung nag-freewheeling ka kumpara doon sa nakaangat yung paa mo doon sa accelerator.
mas mataas pa po yung kumain yung naka-freewheeling ka kaysa dun sa nakaangat ang paa mo sa accelerator. Ngayon, sa mga bashers dyan, kung may bashers man dyan na magtatanong, kalukuhan yan, Papa Bench. Kalukuhan yan kasi pag nakataas yung paa mo sa accelerator, umuugong yung makina. Normal po yon. Normal po yon. Ngayon, alagaan mo yung RPM mo between 100 to 150 or doon sa 10 or sa 15. Doon ka lang maglalaro doon sa RPE mo. Huwag mo siyang ilalampas ng 15 dahil kakain po siya ng mas malaking fuel. Doon ka lang po maglalaro sa 10 to 15 na RPM. Huwag ka lang mag-over RPM dahil pag nag-over RPM ka, may posibilidad na yung block ng makina mo ay sisirain talaga niyan. Huwag ka lang mag-over ng RPM. Maglaro ka lang sa 10 to 15 RPM habang nakaangat yung paa mo sa accelerator. Doon ka lang maglalaro. Ngayon, kung palusong ka naman, yung paa mo naman, natural kasi palusong ka, hindi mo talaga siya pwedeng apakan ng apakan yung accelerator mo. Bukod sa kakain pa siya ng malaking fuel, tutulin pa yung takbo mo pag palusong ka. So, iangat mo lang yung paa mo doon sa accelerator. Iangat mo lang yung paa mo, hindi po siya kakain ng ganong kalaking fuel. 1 to 2% lang ang kakainin niyan. Ngayon, sasabihin ng mga passers diyan, ang taas-taas ng makina, umuugong, imposible hindi kakain ng diesel. Normal po na uugong siya dahil yung kanyang manifold nakasarado po siya. Nakasarado 'yan siya. Aamuin niya lang yung fume ng fuel, yun lang yung susunugin niya. Ngayon, kung aapak na ang accelerator, natural bubuka po 'yan siya at magsusunog ng diesel 'yan palabas naman 'yan doon sa tambocho mo. Ganun po yun. Tapos ngayon, kung palusong ka naman, ang tip ko dyan, kung palusong ka, huwag kang mag-freewheeling. Delikado po yan. Delikado po ang freewheeling habang palusong ka. Ngayon, kung tataas ang RPE mo, tataas ng 15, papunta doon sa 200, pwede kang umapak ng bahagyang preno. Apakan mo lang ng bahagyang preno. Huwag mong ibabaon yung preno mo. Dahil once na ipinaon mo ng sagad yung preno mo, mas mataas po siyang kumain ng fuel. May bashers na naman dyan at sasabihin, preno, kalokohan yan, preno, aapa ka ng preno, kakain ng diesel. Yes, kakain po ng diesel yan. Mas malakas kumain ang pag-apak mo ng preno kumpara doon sa naka-freewheeling ka. Alam nyo kung bakit? Yan. Tuturo kung bakit. Kasi pag umapak ka ng preno, bubuka ang manifold mo. Pag bumuka na yan, magsusunog na yan siya ng fuel. Kasi yung RPE mo, bumababa. Pag umapak ka ng preno, bababa ang RPE mo, aangat yung manifold, kakain ng fuel. Mas malakas po siya. Mas malakas siya. Ayon po sa pag-aaral, habang umaapak ka ng preno, isang litro po kaagad ang kakainin yan pag ikaw ay nag-sudden brake. Isang litro ang kakainin yan. Ngayon mga papa, ako, nag-share lang ako ng kaalaman na kung paano makatipid dahil dun sa kumpanya namin, dito sa kumpanya namin, previous company ko ha, dito sa Europe. Bago kami pinakawalan, kompleto po kami sa training and seminars. Ayan. Kasama na po dyan sa training and seminars, actual po yan. Kasama na dyan ang training and seminars kung paano magtipid ng diesel. Kasama po yan. Ngayon, ito po yung tinuro ko sa inyo ay para lang po ito doon sa manual transmission. Para lang po ito doon sa manual transmission ang itinuro ko sa inyo. Kung paano po kayo makatipid ng diesel na manual transmission kayo, wala naman kayong exhaust brake, ganyan, natural po na gagamit kayo ng engine brake. Yun na po yung pinaka-engine brake ninyo, yung pag-i-engage nyo ng kambyo habang kayo ay lumulusong. Dapat naka-engage po ang kambyo ninyo habang kayo ay lumulusong. Yun na po yung pinaka-engine brake ninyo. So hanggat maaari mga papa, iwasan natin ang mag-freewheeling. Hindi po advisable yan. Bukod sa hindi nakakatipid ng diesel yan, kahit siguro konti nakakatipid, pero kumakain siya ng diesel. Mas nakakatipid yung iangat mo na lang yung paa mo doon sa accelerator kumpara doon sa mag-freewheeling ka. Mas nakakatipid po yun kumpara doon sa nag-freewheeling ka.
Ganun po yung turo. Ganun po yung turo sa amin. Excuse. Kaya hanggat maaari sana, mga papa, huwag na huwag kayong mag-freewheeling. Lalo't palusong. Delikado po yan. Napaka-delikado po yan. At pag nawalan kayo ng preno, ay bukulusok na lang po kayo. Kaya hanggat maaari, hindi po talaga advisable yan. Disagree ako dyan sa mga nagtuturo ng freewheeling. Sorry talaga. So, yun lang mga papa. No? God bless. Ingat sa biyahe at huwag tayong mag-freewheeling. Yun lang po. Thank you and God bless.